I am called for a greater purpose. Nagsimula lahat ng ito nung na-invite ako mag-cell group. Nung una, ayaw ko pa nga sumama. Hindi ko kasi alam kung ano yung cell group eh. Medyo awkward nga nung tinanong ako ni Kuya kung kumusta ako. Nahiya pa nga ako magsalita nun. Ewan ko ba pero mayroon sa loob ko na gustong magpatuloy. Kaya sumama na din ako mag-church. Nagulat ako nung may banda. May kumakanta, may sumasayaw. Akala ko magiging boring pero hindi pala. Grabe, ang saya pala. Hindi ko alam kung anong meron pero napapataas na din ang kamay ko. Sabi nila it's a sign of surrender daw. Pagka-uwi ko ng bahay galing sa church, dala ng saya na nararamdaman ko. Kahit sobrang daming utos ni Mama, sumunod ako ng walang reklamo. Nagugas ako ng pinggan. Kinuhanan ko siya ng tubig. Hindi naman ako ganito dati, pero parang may nagbago. Tinanong pa nga ako ni Papa kung anong nakain ko. Nagtataka siya kung bakit sumusundo ako sa mga utos ni Mama. Isang araw, may sinabi si Kuya Ren sa akin na talaga namang hinding-hindi ko makakalimutan. You are called for a greater purpose. May magandang plano sa iyo, Lord. Ikaw, tinawag ka niya, pinili ka niya. Hindi ka lang yung simpleng estudyante. You are an extraordinary student kasi ikaw yung mag-i-impact sa buong DHVTSU. You can be the start of hope. Your life has a greater meaning. That is because you are born to conquer, to overcome, to love God and to love these people, to win souls for the Lord and to make them His disciples. You have a calling that is deeper than you have ever imagined, and you are a part of something that is bigger than yourself. Lahat ng sinabi niya tumatak yun sa puso't isipan ko, pero hindi pala madali ang lahat. Pilit akong hinahatak ng dati kong buhay. Tukso dito, tukso doon. Yun bang ayaw ko pero may humihila sa akin na gawin pa rin yun? Alam kong mali pero ginagawa ko, kahit na ayaw ko. Ang hirap. Bakit ganito? Barkada. Sama-sama dito tayo. Di ba? Sige, yung gagawin ba ako? Masyado kasi ito. Kamamatay mo yan. Para kasama ka. Sige na nga. Thank you.
pagsisinungaling. Maling relasyon. Bisyo. Parang babae ba to? Babae ba to parang? Magawa tayo eh! Tumuha mo! Bakna pa na to eh! Uy! Pero sa lahat ng yun, hindi ko alam bakit hindi ako tinigilan ni Kuya Rex. Kumuha na dali pa. Oh, nabuhay ka ba? Wala na akong gana. Gian! Gian! Ano ba? Anak naman. Ang dumidan, no? Hindi ka naman maglinis. Hindi ka naman ganyan dati. Nakakapagod na ang lahat. Baka nyo! Gian! Oh! Mag-usap na tayo! Ano? Hindi ka naglilis, ikaw lang ngayon mo sa bahay. Ano lang ang ginawa mo? Anong ginawa sa mikropo ko? Sabihin mo nga sa akin. Bakit ba lagi na lang ang nakikita nyo? Ikaw lang ngayon, Dito eh! Hindi mo pwedeng kami naman? Hindi mo pwedeng magpahinga ako? Hindi ka naglilis dati ah! Bakit? Sino ko ba? Ano pang kailan ko sa'yo? Kung pwede na ako lumayas dito, lalayas na ako eh! Sirang relasyon sa pamilya. Sawa na ako! Ayoko na! Naalala ko tuloy yung mga panahon. Ang saya-saya sa cell. Ang saya-saya sa church. Gusto ko nang bumalik. Pero paano? Parang ang hirap. Naalala ko yung mga sinabi ni Kuya Ren sa akin. You are born to conquer, to overcome, to love God and to love His people, to win souls for the Lord and to make them His disciples. I am called for a greater purpose. Hindi ako papayag na ganito na lang. Lord, gusto kong malaman. Lord, paano? Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong puso ang masunod. Humingi na ako ng tulong kay Kuya Renz. Kuya, but you love me anyway. Oh God, how you love me. Pag-pray namin na. Panginoon, ipinapanalangin ko po sa inyo si Gian. Alam niyo po, Lord, yung mga bagay at sitwasyon na meron siya ngayon. Naniniwala po ako na mas matindi ang plano mo na meron ka sa buhay ni Gian. Tulungan mo po siya para mapagtagumpayan ang mga bagay na umahatak sa kanya para talikuran ang panawagan mo sa buhay niya. Simula nung araw na yon, mas naiintindihan ko na kung ano ang kalooban ni Lord sa buhay ko. Pinili ko ng talikuran ang dating ako. Pinili ko magpagamit at magpabago. I have a calling that is deeper than I have ever imagined.
I'm a part of something that is bigger than myself. Kahit na ganun, nandun pa rin ang mga bagay na pilit akong inahatak para iwanan ko ang panawagan na meron ng Lord sa buhay ko. Pero buong buhay at puso ko, ibinigay ko na sa Panginoon. I am called for a greater purpose. Tara na, sige na. Hindi, bro. Gagawin pa ako. Ang buta ka loob! May magandang plano si Lord sa buhay ko. Tinawag ako, pinili ako. Hindi lang ako simpleng estudyante. I am an extraordinary student kasi ako yung mag-i-impact sa buhay ng maraming estudyante. I can be the start of hope. My life has a greater meaning and that is because I am born to conquer, to overcome, to love God, and to love these people. To win souls for the Lord and to make them His disciples. I am called for a greater purpose, and so are you.